Hello po, magandang araw po mga kaagri at saka mga kadiri. Andito po tayo ngayon sa farm natin dito sa bayan ng Tudila sa probinsya po ng Misamis Occidental. Tayo po ay bahagi ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Central Mindanao University sa Bukidnon po. Kami lang po ay bagong beneficiaryo po ng Philippine Carabao Center sa Paglao Multipurpose Cooperative po. Saka member po tayo ng Buffalo Farmers Association of Misamis Occidental. Sa nakikita niyo po, ito po yung bahay ng caretaker natin sa ating farm. Magiging Buffalo Dairy Farm natin. So, pagpasensya na po. Nakapark po yung simpleng service natin, yung motor po. Sinisa na po. Ito po yung bahay natin. Saka sa gilid po, andito po yung farm natin. Kasi dito sa lugar namin, yung source of water dito, dalawang beses na po sa isang linggo, tumatagas. Kaya minabuti namin na magkaroon kami ng dalawang tanking ganito. Saka may maliit din na ano, doon para lang po sa hindi po para sa gatas ng halabaw. Ito po. Saka may mga baril din po tayo, saka may mga tab din na pwede din natin magagamit. Yan. Ituturo po kayo sa ating malapit na talagang matatapos na Buffalo Dairy Farm Shed. Ito na po. Talagang pinaghandaan po ito dahil pang matagalan na project ito mga kaagri at saka mga kadiri. Ito po, sininto po yung sahig at saka parlins po yung mga trusses. Saka ginagamit talaga natin ang mga matitibay na tubo. Ito po, sa mga nagbabalak na magkakaroon ng katasang kalabaw, pwede po itong gabing sample nyo sa pag-construct po ng inyong yung magiging katasang kalabaw. Ito po. So po dito po tayo dadaan sa may main gate. Dito po dadaan yung kalabaw pagdating nila po. Saka may ano po dito. Dito po sila umiinom ng tubig. Hindi po tubig ulan ang pinapainim natin sa kanila. Kung hindi yung water talaga na potable water. Nilalagyan natin ng bubong para hindi tamaan ang araw tsaka hindi haluan ng tubig ulan. Dahil minsan po yung tubig ulan ay may mga acidic yan. Minsan nga nakakasira sa balat ng tao. So hindi dapat mainom sa ano sa ating alagang kalabaw. Ito na po. Ito na po yung sahig nila. Sa kasalukuyang inaano pa po yung siminto. Ito po, pagkakainin yung mga kalabaw. Ito na nilagay yung napier, mga chak na napier, saka mais. Dito po nilalagay, tapos dito po sila kumakain. Yan, papasok po tayo sa kanilang shed. Ito po. So, napakaluwag po ang kanilang shed. Yung capacity pala nito kayang-kaya ang 15 na piraso ng mga katasang kalabaw. So, kahit na po yung mga hybrid kayang-kaya po dito. Yung inuman natin ng kalabaw ito po pag naubos talagang nilipilan na natin ang tubig. Sa ngayon wala pa tayong linya na nakalagay doon, pero pagdating ng araw meron talaga dyan. Ito po, ito po yung ano nila. Dito po sila lang sa sunbeating para gusto nila lang maarawan. Dito sila punta. Yan, ito po mga kadiri, mga kaagri. Ito po,
po, napakita natin sa inyo yung ating lugar kung saan po sila gagatasan. May gate po dito mga Kaagri at saka mga Kadiri. Ito po yung gate nito. Dito po yung magkukontrol kung sino yung kalabaw na gagatasan. Ito po. Di pa po ito natatapos pero pinapakita lang po natin sa inyo para makakaroon po tayo ng mga idea. So, dito papasok yung isang kalabaw. Dito. Pag i-unlock po dito. Bago sila pumasok. Pag pumasok na po yung kalabaw, ilalak na natin. Yan. Ito po yung lock. Ila naman. Hindi na maka yung kalabaw. Kasi naiipit na po yung ilalak. So, dito naman po sa butas na to, dito po magbaba yung mag-mulking. Dalawa itong kalabaw na sasabay pag-milking para hindi na siya mahirapan. Saka yung milking machine na dito sa gitna, dito sa gitna po, sa butas. So, yung lidi ng kalabaw nasa eye level na po sa pag-milking. So, kahit kung malaki yung tiyan, kagaya ko, hindi na po mahirapan mag-milking kasi nasa baba na po. Recommended design po ito ng PCC dito sa lugar namin. Sila po talaga ang ito po mga Kadiri, mga Kaagri. Sa kalupuyan po natapos na po nila yung sahig ng ating kalabaw shed. May lock na pala. May lock na pala mga Kaagri. Yan. Bika sa lang bermola, no? Okay. Napakatibay po yung lock. Yan. Hindi nga talaga maano lang ito. Nasa kalabaw natin. Kasi may lock na. Ito. May lock na. Yun. Yan. Ako tama. Simula mga Kaagri at saka Kadiri, talagang magastos po kung magsisimula, lalong-lalo na pag ganitong klaseng shade ang ginagamit natin. Pero para sa akin mga Kadiri, worth din naman po yung investment na gagawin natin. Kasi sa demand po ng gatasang kalabaw ngayon, talagang hindi tayo mamumulima sa market. Kasi yung gatasang kalabaw mga Kaagri ay ginagamit ngayon sa yung feeding program po ng Department of Education pati na po sa DSWD sa kanilang program sa mga LGUs. So minsan please kong gata sinahanap nila iba naman milky ban. So nagagamit din natin ito, sinusupply din natin ito sa mga bikiri na gumagawa ng milky ban. So ito po ating shed mga Kadiri, mga Kaagri. Po yung yung flooring natin. So 95% kompleto po tayo. So ilang siguro weeks na lang po darating na po yung kalabaw natin. Antabayan na lang po kasi magbalbal din tayo pagkukuha sa kalabaw natin doon po sa Muswan, Bukidnon. Doon po sa DEPCC Muswan, Bukidnon. Sa Central Mindanao University, sa center po ni sa ating butihing director na si Dr. Luel Paraguas at saka sa may yung may bahay na mabait po si Doktora Elena Paraguas at saka sa kanyang staff si Ma'am Jess at saka yung ibang staff at saka employees po doon. So ito po at ito po mga Kadiri, mayroon pa akong naiambag
na mga magagandang impormasyon na pwede ko pong maibahagi sa gusto pong magsimula ng Gatasang Kalabaw. Ito po yung tangke natin sa presoter at saka malapit na po yung bahay ng caretaker natin. Ganun po. Sa ngayon, hindi pa masyadong matatapos yung lugar natin kasi bagong-bago po tayo nag-develop sa lugar na to. Dati, taniman lang po ito ng palkata, trees at saka niyugan. Eh, ngayon, may dagdag na ano na po tayo, pang-income. Ito na po. Dito po sa gilid mga kaagre, dito po sa ating kalabaw shed, dito po sa likuran, balak po natin dito magtatayo ng ano, ng lalagyan ng mga dumi ng kalabaw. Doon natin ipaprasis yung vermin para maging organic fertilizer po. Dahil yung dumi po ng kalabaw ay dagdag kita po. Habang wala pa po tayong gatas, kasi hindi naman lahat ng panahon may gatas tayo mga kaagri, lalong lana na kung hindi pa nanganak yung ating gatasang kalabaw, ay may dagdag na kita tayo sa pamagitan po ng pag-develop ng vermicast, yung gawin natin natural na pataba sa amin yung 40 kilos ta sa ano po mga kadiri mga sa 250 pesos yung 40 kilos po na organic fertilizer yung sa vermin vermicast. Po. Medyo takachilin na po dito sa amin. So, medyo slope kasi yung lugar namin. Kaya ganito po yung nagiging disenyo na. Pero kung medyo patag po yung lugar nyo, hindi na tayo mag-akot pa ng mga buhangin o lupa para pagdambak. Ito po naging resulta. Matibay po ito mga kaagri, mga kaagri at saka mga kadiri. So hinihintay natin yung delivery na lang po ng kalabaw galing po sa Bukidnon. So glory to God po dahil natatapos na rin ang ating project na kalabaw shed. So maraming salamat po sa panonood. Sana po nakapagbigay kami, nakapaghatid kami ng mga gandang impormasyon sa balak po papasok sa dairy business, lalong-lalo na po sa gatasang kalabaw. So God bless po.